Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat, ngayon po ay August 7, 2024, Miyerkules ng 18th linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 31 verses 1 to 7. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag ng Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga mananalim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim, halikayo, umakyat tayo sa Siyon, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pagbabasa, pakikinig at pagninilay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, no? Isa sa mga naging propeta, isa sa mga ginamit at tinawag ng Panginoon para ihatid ang kanyang mensahe sa kanyang bayang Israel at maging sa magpasa hanggang ngayon, ito po ay ipinaparating muli sa atin. Dito nga po ay binabalikan at ipinaalala ng Panginoon sa kanyang bayan na matapos ang kanila pong paghihirap noon, no, sa kasi ito po no, matapos yung kanilang pagkakalaya mula sa pang-aalipin ng mga Ehipsyo, ang kanilang lahi, no, matapos umakaraan ang ilang daang taon, ay marami sa mga bagong henerasyon, yung mga pumalit, ang talagang nakalimot sa kanilang kasaysayan, no? Sa kung paano sila iniligtas ng Diyos at patuloy na ililigtas. Kaya nga ngayon ay muli pinapaalala, no, sa pamamagitan ng pahayag na ito na sila ay muling kakalingain ng Panginoon, muli silang magsasaya at manunumbalik, no, ang kanilang sigla at sila po ay makikisayaw, no, habang sila po ay nagtatanim at ang kanilang pananim ay sila din ang aani. Ito yung ganito sinasalarawan, no, ng Panginoon kung ano ang mararanasan ng kanyang bayan kung patuloy sila na tatalima, no, sa mga utos ng Panginoon. Pero maganda rin po talaga na mapaalalahanan tayo na sa kahit na sa modernong panahon, kahit na, no, marami tayong mga gadget, computer, hindi nito dapat na baguhin at alisin ang atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. At sa kabila ng mga tagumpay na nararating ng tao, no, yung mga achievements sa maging sa science man, no, ay hindi nito dapat na isang tabi o baliwalain na ang Panginoon pa rin talaga ang may likha sa atin. Ang Panginoon pa rin ang dahilan ng lahat ng ito, no, sa buhay natin. Kung titingnan natin, no, kasi marami sa atin ngayon, sa mga kababayan natin, kahit mga kakilala natin, namumuhay sa kalungkutan
sa kabila ng tagumpay na kanilang na nararating. At ito talaga yung mangyayari sa isang tao na kung walang Diyos sa kanila at hindi nila isinasama ang Diyos sa kanila pong paglalakbay, sa kanilang mga nararating, hindi nagkakaroon ng sense of fulfillment at hindi nagiging ganap yung kaligayahan na mararanasan o dapat na maranasan ng tao. Kaya nawa, patuloy natin din no, na pakinggan ang paanyaya ng Panginoon na lumapit sa Kanya matapos tayong mapalayo, matapos tayong maligaw, piliin na alisin ng Diyos. Patuloy pa rin yung paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na sumama sa Kanya upang maranasan natin yung tunay na kaligayahan na nais natin talagang maramdaman. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.